you. So we get it. I'ma get it. So we get it. You say all you need is consistent love. Welcome back to my YouTube channel, and this is me, your Kain Colin. And for today's video, ang gagawin naman natin ay ang product demo ng ating rotary hammer, Inco Rotary Hammer po. So, unbox ulit natin siya. So, ito siya. Rotary hammer natin is nasa 1,500 na siya. So, mas malakas na siya. Meron kasi tayong iba't-ibang klase ng rotary hammer. May 1,800 watts, 1,050 watts, 1,5 watts, 1,2 watts, marami. Hanggang 1,6 to 1,8 watts. So, ngayon, ang i-demo ko ngayon ay ang 1,500 watts. So, ito siya. So, ito yung mga kasama niya. Number 1 yung ating manual para dito natin ma-check kung paano siya gamitin. And then may extra ang carbon brush. Ang kagandahan ng ating Inco product na rotary hammer ay may mga kasama na siyang accessories. So ito 'yon. Meron tayo ditong pangbutas. Rotary hammer, pag sinabi natin rotary hammer, pangbutas siya ng mga concrete, cemento, ganon. May kasama na siyang bit. Size. Ito siya. May size 10. Medyo matigas lang. Kailangan natin ng patience. 12. 10. And 8. Tanggalin ko na. So, ayan. Ang ating rotary hammer, Inco rotary hammer, may kasama na siyang accessories na 10mm. Ayan, 10mm, 8, tsaka 12. At hindi lang yon. Ang ating rotary hammer, pwede rin siyang pang-chipping. Pero light chipping lang siya. Hindi siya ganun talaga ka-heavy duty para gamitin natin sa pang-tibag. Yan, may kasama na siyang pointed and flat na pang-chipping. Ang bala ng ating rotary hammer ay SDS Plus. So dito natin makikita siya. SDS Plus. Lahat naman ng ano is available naman siya. Universal naman siya kahit anong brand pwede. Pero Inco brand, available naman siya. Kahit anong size ng pambutas, available siya. And ito, available din sa amin, yung pointed and flat na pang-chipping. So, nagkasama din siyang oil grease, maintenance, and rotary hammer. Ito, dito lang siya ilalagay sa taas. Bubuksan lang siya, then lalagyan. Pero may laman na rin naman na siya. In case lang na maubusan ng extra, kahit anong ano, oil grease pwede. Paano masabi? So, ayun. Test naman natin yung paano ilagay yung ating bit. So, for example, magbubutas. Ito, pasok lang. Yan. And then, ganun din sa pang-chipping. Press lang natin to pababa, then hila. Tapos pag ipapasok din ulit siya, press ulit sa pababa, pasok. Yan, ganun lang kadali. And then, maraming nagtatanong about dito. So, explain ko lang din. Itong side, may nakalagay na hammer. So, pag nakalagay dyan, ibig sabihin, yan yung, eto, pang-chipping. So, kung itatapat nyo dito, ang
Etong sign, hammer sign, so ibig sabihin, pag dyan tinapat yung ating selector, dyan gagamitin itong pang-chipping. Etong dalawang to. Pang-chipping siya, etong sign. Then, pag itatapat naman natin dito, ito naman yung pang-drilling natin ng mga semento. Etong sign naman na drilling tsaka part na siya ng hammer. So, ibig sabihin, ito yung paggagamitan naman siya. So, kung magbubutas kayo ng semento sa mga pader or ano, basta concrete, dito niya siya itatapat. Etong dalawang sign, ito pang chipping, ito pang drilling ng mga concrete. So, ito, meron tayo dito sa likod. May mga nagtatanong din kung para saan to. Etong sign, ito kasing rotary hammer natin, pagka pwede nyo siyang gamitin pang drilling ng mga metal, wood, and stainless. So, kung gagamitin nyo naman siya pang drilling ng mga metal at babalahan nyo siya ng ordinary drill bit, bibili lang kayo ng chuck key. So, ayun. So, kung gusto nyo naman siyang gamitin pang drilling ng metal, wood, stainless, po pwede rin. Kaso, babalahan nyo, ay gagamitin nyo lang siya ng keychuck na SDS Plus. So, sa mga nagtatanong po kung pwede nyo siyang magamit ng mga pang-ordinary drill bit, kasi ang bala ng ating rotary hammer is SDS Plus compared sa ordinary drill bit. So, ngayon, kung gusto nyo ng ordinary drill bit lang, bibili kayo ng keychuck adapter para dito. So, ayun. Kung gagamitin nyo naman siya para sa ordinary drill bit, kailangan ang ating selector nakasign siya ng drilling lang. So, papakita namin sa inyo yung sign. So, eto siya. Sign ng drilling is ganyan. Kung gagamitin niyo siya pang butas lang ng metal wood stainless, ang sign niya is dapat nakaselect ng ganyan. Tapos, pagdating naman dito, yan, dyan siya nakaselect. And then, kung gagamitin niyo itong dalawa, yung chipping tsaka butas ng mga concrete, ang selector niya naman is dito naman sa kabilang side. So, ayun naman ang nakaligay. Ayan. So, ayan. Testing natin siya. Ito yung ating pan-chipping. Ayan. So, ayan. Drill siya paikot. Siselect natin siya sa chipping. So, ayan, nakaselect na siya ng ayan, nakaselect na siya sa ating pang-chipping. So, pag sinelect natin dyan, ang magiging under niya, guys. Test it natin, ha? Ayan. Ayan, nag-hammer siya. Dito lang siya nakaselect. So, kung gagamitin sa concrete, dito lang ulit mga kainko. So, ngayon, meron kami dito isang klase ng rotary hammer. So, ito yung 800 watts natin. So, hindi ko na rin siya bubuksan. Siguro mga next vlog natin, sa ako naman siya i-demo. Itong rotary hammer ni Inko na 800 watts, ang kagandahan na to, hindi na kayo bibili ng keychuck adapter. Meron na siyang kasama. Ayan, pakita mo, cameraman. Yan, may kasama na siya. So, kung ito ang magagamit nyo, hindi na kayo bibili. Magagamit nyo na kaagad siya ng pang-ordinary drill bit. Unlike kasi sa ibang rotary hammer na ng Inko, na gusto nyo pang balahan ng pang-ordinary drill bit, talagang bibili pa kayo ng ganito. Keychuck adapter na 13mm. So, yun lang. Carbon brush, kompleto naman siya. And then, yun lang. So, ayun lang mga kainko. Ganun lang kasimple gamitin yung ating rotary hammer. Yun nga yung maraming mga nagtatanong kung pwede daw ba pang chipping yung rotary hammer ni Inko. So, ayun. Nasagot ko na po lahat ng rotary hammer ni Inko from 800 watts paataas is pwede siyang pan-chipping. Pero, hindi talaga siya ganun ka-totally pwede. Siyempre, pag sinabi natin chipping na talaga, meron naman tayong yung pang-chipping na talaga. So, ito, kung gusto nyo lang ng dual na pwedeng pang-butas, pwedeng pan-chipping, pwede siya. Lahat ng Inko rotary hammer, pwede siya. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo po yung aking video, product demo.
hanggang sa susunod na next vlog. I hope you like this video. Kindly, please like, share, and subscribe! Bye-bye! Thank you!